Magandang araw mga bata! Kumusta na kayo? Welcome sa ating online class! Ako nga pala si Teacher Frel, ang inyong guro para sa Mother Tongue 2. Sa araw na ito ay ating pag-aaralan ang pagkilala ng simile sa pangungusap. Ang ating aralin ay tungkol sa simile. Ano nga ba ang simile? Ang simile o pagtutulad ay ginagamit sa paghahambing ng dalawang magkaibang bagay, tao, pangyayari at iba pa. Ang mga salitang ginagamit dito ay ang mga katagang kagaya, katulad, para, parang, tulad ng, animo, kawangis ng, gaya ng, tila, kasing, sing, at iba pang mga kauring kataga. Ang simile ay isa sa mga uri ng tayutay. Ano nga ba ang tayutay? Ang tayutay ay tumutukoy sa matalinghagang pagpapahayag o paglalarawang kakaiba sa pangkaraniwang paraan. Ito rin ay ginagamit upang maging mabisa, masining at mawili-wili ang paglalarawan. Okay mga bata, naunawaan nyo na ba ang simile? Tignan naman natin ang mga halimbawa ng pangungusap na ginagamit ng simile. Pakinggan nyo maigi mga bata. Unang pangungusap na may simile. Ang pag-ibig ni Alvin ay kagaya ng liwanag ng buwan sa dilim. Ang pinagtutulad dito ay ang pag-ibig ni Alvin at ang buwan. At ang ginamit nating simile ay kagaya. Sumunod na halimbawa. Ang puso ay katulad ng isang basong babasagin. Matibay, maganda at napupuno, ngunit nababasag pa rin. Ang pinagtutulad dito ay ang puso at ang basong babasagin. At ang ginamit nating simile ay katulad. Sumunod na halimbawa. Para kang nakakita ng multo nang makita mo siya. Ang pinagtutulad dito ay ang tao at ang multo. At ang ginamit nating simile dito ay para. Sumunod na halimbawa. Parang kasing dami ng buhangin ang mga bituin. Ang pinagtutulad dito ay ang buhangin at ang mga bituin. At ang ginamit nating simile dito ay ang parang. Sumunod na halimbawa. Si Christine ay tulad ng isang bituing nagniningning. Ang pinagtutulad dito ay si Christine at ang bituin. At ang ginamit na simile ay tulad. Sumunod na halimbawa. Ang ulap ay kawangis ng mukha ng tao. Ang pinagtutulad dito ay ang ulap at ang mukha ng tao. At ang ginamit na simile ay kawangis. Sumunod na halimbawa. Ang puso ni Marlon ay gaya ng bato. Ang pinagtutulad dito ay si Marlon at ang bato. At ang ginamit na simile ay gaya ng. Sumunod na halimbawa. Tila yelo sa lamig ang kamay na nananerbiyos ng mga awit. Ang pinagtutulad dito ay ang yelo at ang kamay. At ang ginamit na simile ay tila. Sumunod na halimbawa. Ang iyong mukha ay kasing ganda ng rosas. Ang pinagtutulad dito ay ang mukha at ang rosas. At ang ginamit na simile ay kasing. Ngayon naman mga bata, magsanay na tayo. Hanapin natin ang mga simile sa bawat pangungusap. Handa na ba kayo? Una, si Maria na animoy bagong pitas na rosas ay hindi napaibig ng mayamang dayuhan. Alin sa pangungusap na ito ang simile? Tama!
Ang simile sa pangungusap na ito ay animo. Pangalawa, gaya ng maamong tupa si Juan kapag nakagalitan. Alin sa pangungusap na ito ang simile? Tama! Ang simile sa pangungusap na ito ay gaya ng. Pangatlo, kagaya ni inay, nais ko ring maging isang guro sa aking pagtanda. Alin sa pangungusap na ito ang simile? Tama! Ang simile sa pangungusap na ito ay kagaya. Pang-apat, ang paghihintay sa paghinog ng prutas ay gaya ng pagbubuntis. Alin sa pangungusap na ito ang simile? Tama! Ang simile sa pangungusap na ito ay gaya ng. Panglima, ang bandila sa hangin ay kawangis ng malaking ibon na nakaladkad ang pakpak. Alin sa pangungusap na ito ang simile? Tama! Ang simile sa pangungusap na ito ay kawangis. Pang-anim, tila isang gulong ang pag-ikot ng buhay ni John. Alin sa pangungusap na ito ang simile? Tama! Ang simile sa pangungusap na ito ay tila. Pang-pito, hindi maitatanggi na kasing tibay ng bakal ang puso nila Dave at Sarah. Alin sa pangungusap na ito ang simile? Tama! Ang simile sa pangungusap na ito ay kasing. Pang-walo, ang buhay ay parang gulong. Minsan nasa ibabaw, minsan na may nasa ibaba. Alin sa pangungusap na ito ang simile? Tama! Ang simile sa pangungusap na ito ay parang. Pang-siyam, ang kanyang anyo ay kawangis ng isang anghel. Alin sa pangungusap na ito ang simile? Tama! Ang simile sa pangungusap na ito ay kawangis. Sumunod na pagsasanay, hanapin natin ang mga simile sa bawat pangungusap. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Una, tila ako'y parang ibon na malayang lumilipad. Pangalawa, para kang isang bahaghari na may iba't ibang kulay ang buhay. Pangatlo, ang mga pangako mo ay parang hangin. Pang-apat, ang takbo mo ay parang kasing bilis ng kidlat. Pang-lima, ang mukha mo ay kawangis ng isang anghel. Pang-anim, para kang yelo na unti-unting nanlalamig. Pang-pito, ang mata mo ay parang apoy na naglilingas sa galit. Pang-walo, ang musika na likha ni Ryan Cayabyab ay tila awit ng anghel sa pandinig. Pang-siyam, ang paghahabi ng tela ay gaya ng paghihirap ng tao. Pang-sampu, ang pag-ibig mo ay parang tubig, walang lasa.
11. Ang pangako mo ay parang hangin. Panglabing-dalawa, gaya ng maamong tupa si Jun kapag nakagalitan. Mga bata, diyan nagtatapos ang ating aralin. Tungkol saan uli ang ating aralin sa araw na ito? Tama, pagkilala ng simile sa pangungusap. Mga bata, sana ay may natutunan na naman kayo sa ating aralin. Hanggang sa muli mga bata, paalam!